Ate, yun ang mga kabonsai. Nalaglag pa yung gulong namin. Ano, hila-hila ni Brian. Nalaglag ang... Ay! Oh, bumusin na. Ha? Nalaglag po sa kalsada. Tanggal yung tali. So, ayusin muna namin yan, guys. Awesome, what's up mga kabonsai? Welcome po sa channel ko, guys. So, for today's vlog, so, kukuha tayo ng mga gulong, yung mga lumang gulong ng sasakyan, ng mga taxi dito sa lugar namin. Eh, may hinahingi ako mga kabonsai. So, kukunin natin, dadali natin dito sa garden, at gagawin natin siyang bonsai stand o patungo ng bonsai. Tapos, pwede rin natin siyang gawing extension path kasi ilalagay natin yung mga buhangin, yung mga pinagbistayan ang ilalagay natin doon sa loob ng gulong. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Kukunin muna natin doon sa area ng mga taxi na hingin na natin yung kahapon, guys. So kasama natin si Boss Brian. Kumabay ka muna. Si Nikki. Nasaan si Nikki? Yun, na siyempre si Mrs. Kabosay. Hindi natin siya kasama kasi may pasok siya, guys. O so yun, guys, huwag natin patigal ito. Pasokin na yan intro ko. Kaya intro, pasok! Oh, so yung mga kabonsai, so maliban doon sa gulong, so ginagamit ko rin patungan itong mga rep na to. Yan. So itong mga patapon na to, itatapon na yung pinagbaklasan ng rep, yung sterol na ng rep yan, guys. Ayan. So ginagamit din natin patungan yan, pinapatob lang natin, tapos din natin pinapatong yung mga maliliit na bonsai natin. So ibababa namin ni Brian. So bigyan mo kami. Ibababa namin ni Brian ito. Mga itatapon na lang 'yan ng mga nagja-junk shop 'yan. So pinapatob lang natin tapos diyan natin pinapatong. So kukunin natin gulong parang ganito, 'yan ganito na gulong pero mas maliliit ang konti para gawin natin patungan, guys. Oh, so yun, guys. So ito na po yung mga gulong na sinasabi ko sa inyo, 'yan 'yan 'yan. So naikarga na namin yung iba at dahil wala tayong cameraman, ayan. Naikarga na natin yung iba diyan, guys. Ano, kasya pa ba, Bray? Ha? Dami ah, talagang punong-puno ah. O, balik-balikan na lang natin, iba? Sangakot na lang yan. O, so yung mga kabo, syempre salamat kay Kuya. Si Kuya yung nagbigay sa atin ng gulong. Ayan, shoutout ka sa vlog, Kuya. So, ayan po. Oo, ayan yung gulong. Dami oh, sampuno sa tricycle oh. O, ayan pa. Daming gulong niyan, guys. So ito yung pagpapatungin natin, siguro mga 3 piraso, saka lalagyan natin ng buhangin para maging stand at saka kaya extension pat ng ating mga pinapalarig ng mga bonsai, mga kabonsai. So ayan, syempre kasama natin si Boss Brian dyan. Siya pa si Baby, walang bantay, kaya kasama natin. Kaway ka muna, Baby, kaway. Si Baby kabonsai yan. Ayan. So yung natira, balikan namin. Hindi na kasya sa tricycle ko. Yung ano na. Tanggal. Ayan, tinalian namin, guys, para hindi malaglag. Dami oh. Isang tambak yung gulong oh. Dami. Ate, yun ang mga kabonsai. Nalaglag pa yung gulong namin. Ano, hila-hila ni Brian. Nalaglag ang... Ay! Oh, bumusin na. Ha? Nalaglag po sa kalsada. Tanggal yung tali. So, ayusin muna namin yan, guys. At ito na nga mga kabonsai. So, ayan na po, ayan na po. Medyo lalayo ko para makita niyo. So, ayan na po. Kita niyo naman yung karga ng tricycle ko. Grabe, daming gulong yan. So, may babalikan pa kami doon mga kabonsai. So, ibababa muna namin to.
So syempre katulong natin dyan si Boss Brian. Pababa natin. So dito ko lang ilalagay sa gilid. Yan. Dyan sa gilid niyang garden ko na yan sa cutter. O si mga kabonsa, ibababa namin yung ano, gulong. Tapos ihilera namin muna dyan. Tapos ako na lang yan ayun si mga kabonsa. So ang plano ko dyan, eh, pagpapatungin na namin mga tatlong patong. Tapos yung mga dahon ng mangga na tuyo na nalalaglag dito sa kalsada, doon ko ilalagay, doon natin iipunin muna bago natin lagyan siya ng mga ano, buhangin o mga lupa, mga kaboses. So, ayusin na namin ni Brian dyan. At yan ang mga kabonsai. So 2, 4, 6, 18 peraso. Pero meron pa tayong kukunin dun guys. So kunin muna natin yung iba dun para may tabi muna natin dito. So kung saka ko na yan ayusin mga kabonsai kapag nakakuna tayo ng mga buhangin. Kasi meron yung tropa may binibigay sa akin na pinagbista yan. So yan ang gagamitin natin dyan guys. At yan na nga po guys. Last na hakot. So ilang peraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong piraso na lang to. So isang hakot na lang yan guys. So, ikarga muna namin yan guys dito sa tricycle. Ayan o. So baka sabihin ninyo eh pagbahayan lang ng lamok ha. Lalagyan po natin ng ano yan. Lalagyan natin ng laman sa loob para hindi naman pwedeng walang laman na buhangin yan. At, kasi lulubog yan kapag walang laman na buhangin. Kaya kailangan lagyan ng laman sa loob para mapagpatungan ng mga bonsai natin na mga nakalagay sa batya. Ayan. So ikarga muna namin yan guys. Boss, yun nga guys. So yan na pong lahat. Yung nakuha natin gulong, napakadami po niya, no? 18, 20, 22, 23, 5, 6, 27 peraso. 27 nga ba? So yan, ganyang kadami yung nakuha natin na gulong doon. So bala ko dito, tigta 3 peraso. Yan, ganyan. So ito, 4. Pawasan natin para makita nyo. Yan. So yan guys, 3. So ganyang kataas, 3 peraso na gulong. Tapos pupunuin natin yan ng ano, mga lupa o kaya buhangin yung loob para maging patungan ng bonsai natin at para maging extension path na rin doon sa mga ipapawild natin ng mga halaman. So yung yangya, bala ko ilagay dyan guys yung mga yangya natin. Daming gulong. So maliban sa gulong guys, so ginagamit ko rin patungan tong rep na to. Yan. So tinatoob lang natin yan. Tapos yung likod, yun yung ginagawa nating ano, patungan ng mga maliliit natin guys. Yan. So ang ginagawa ko dito sa ibang gulong, malalaki yan, eh, bawal po magsunog, bawal magtapon, hindi makinukunan ng basura. So itong malalaking gulong na ganito, ito yung dito natin iniipon yung mga dahon ng mangga. Diyan natin binubulok. Tapos ginagamit din natin sa mga halaman natin yan guys. So yung mga nakasako na yan, ano to, yung mga bato, mga pag pinaggibaan ng mga bato, yan yung ilalagay natin sa loob. So ito muna mga bato na yan, unang una ilalagay natin, saka na ibabaw. So ilalagay natin na riverside. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga patungan natin. Yan, yan yung garden kung napakagulo. Yeah. So yan guys, so yan guys, so yan oh, mga rep yan. So mga rep, ito mga to, rep na tinaob, rep na mga tinaob natin. So nandito yung mga maliliit natin, mga ano, tugas na mga maliliit. So yan tugas, yan project kong gagawin ano yan, pampenging natin yan guys. Penging, yan o. Ilang piraso, 4 na pirasong tugas yan. Ito, yan pa rin, rep pa rin yan guys, rep. So ito, rep pa rin, yan rep, rep din yan. Tsaka itong nandito sa kabila. Yan, rep din po yan guys. Yan. So yan po yung mga ano, pinagpapatungan natin. So yung bagong kuha ko na yun, eh dito natin ilalagay sa dulo. Yan, dito natin ilalagay. Dudugtong natin dito yan. So tatanggalin natin para may patong natin itong ating mga
hibiscus. Pero itong hibiscus na to, itatanim natin to sa mga ano, timba na malalaki. Hindi ko palang masyadong naiintindi dahil busy tayo dun sa exhibit ng Art Capital Bonsai Club. Kaya hindi ko pa ito nagawa. Pero ilagay natin to sa malaking taniman para mas mabilis mas mabilis lumaki, mga kabosay, mas mabilis magwild dyan. So dito natin lalagay yung isang rep tub, yan tawag nila. So simple yung vlog lang yan, guys, para makita nyo lang kung ano yung mga ginagawa ko dito sa garden ko na magulo. Grabe mga halaman yan, puro wild yan. Puro wild yung mga sampalok natin, no? Yan yung mga sampalok natin yan. Pwede na naka-wiring na yan ng first branch niya. Pero yung mga second branch pwede nang ilatag din dyan. So yan, ito yung mga sampalok natin. So yan, guys, gawang OLTP mix vlog yan, gawang newbie lang po yan, guys. So yan yung ating mga santan yan. So, may mga gusto sa santan, ha, PM lang po, PM. Ito po yung mga malalaguna. Gaganda na yan, guys. Ayan. Ito, ating halaman dyan. Puro wild na. Ayan. Mga tugas natin. Malalaki. Yung ating water jasmine. Malaki nating water jasmine. Nandyan din yan, guys. Pwede na mag-cutback dyan para makapagpasangan na ng bago. Ito rep din yan, guys, rep. Pero dito isda ang nakalagay dyan, guys. Ito yung tugas natin. Ito yung ating tugas na maganda. Maganda ng base. Ganyan lang kaliit, small. Ito yung wiring natin. Napakagulong wiring yan. Napakagulong wiring. Awesome, guys. Ganito na yung vlog natin. So yung paglalagay ng gulong, next video ipapakita ko sa inyo kapag naayos ko na dito sa garden, kasi dito rin natin ihihilera yan. Ayusin ko lang muna yung ayusin lang muna natin yung paglalagay niya bago natin ipatong-patong na tigtatatlo, bago natin ilagay yung mga buhangin, yung mga bato muna sa ibabaw, sa ilalim, tapos buhangin yung ibabaw para hindi siya gumalaw-galaw. Kailangan lagyan ng buhangin, kasi pag walang buhangin lulubog po yan pag pinatungan ng isang batyang bonsai. Kaya kailangan lagyan ng bato para hindi siya lumubog, mga kabosay. So yun, guys, ang ganito lang muna ang vlog natin. Stay safe, at syempre God bless us all po, mga kabosay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you.